죽을 때 어떤 표정을 하고 죽었을까? 이번 사건의 해결은 자네뿐이야. 이현민 실장님이시죠? 처음 뵙겠습니다. 법일약 실신입 정선영입니다. 내 얼굴을 찾아줄게. 저 사람은 얼굴이 지워졌으니 적어도 자기가 누군지는 알리고 싶을 거야. Sadyang nagsawa lang ako. Nagsawa? Paano nagsawa? May nagawa ba ang masama? Mali o anuman? Wala kang kasalanan. Meron. Meron akong kasalanan. Kasalanan kong minahal kita ng todo, ng bumbo, na nakalimutan ko na magtira para sa sarili ko. Musihin yung sarili mo? At sino sisihin ko? Ang taong laman ng puso mo? Ang taong higit sa akin? Nagsasawa na ako. Nasakal. Dahil sa sobrang pagmamahal, sobra din akong nahihirapan. Tigil na natin to. Mas mabuti pang saktan kita na mabilisan kaysa sa paniwalain sa isang malaking kasinungalingan. Ngayon iiwan mo na ako. Mabuti pa lang sinabi mo. Kaya na kitang pakawalan. Hahayaan ko kung saan ka sasaya. Pero sana, hayaan mo rin paintulutan kitang bumalik kapag iniwan ka na niya. Hindi dito nagtatapos ang lahat, Pakhitam. Ito pa lang ang simula. Simula ng bawat paniningil. Humanda kayong lahat. Magbabayad kayo. Sabi nila, ang gubat daw ay isa sa lugar na tahimik at panayad. Pero hindi nila alam na sa gubat makikita ang pinakamapangahas na mga bagay-bagay.
sa gitna ng gubat, naninirahan ng pinakamamahal kong si Pakitam, ang lalaking bumubuo ng aking pagkatao, ang lalaking nagpaasa at nagpaniwala sa aking mahal na mahal niya ako. Matatapos ang lahat. Dito rin mangyayari ang pagsisiyasat. Mag-uumpisa ako sa pinakamalalapit na tao kay Pakita, sa kanyang mga kaibigan, sa mga manggugubat na tumutulong sa kanya, sa mga taong pumoprotekta sa kakayahan niya. Mag-ingat sana sila. Dito na ako. Nandito na ako. Dito na ang zayang punong-puno ng galit at poot sa aking puso. Kato, gano'n mo pala rifle mo. Alam ko, bihira mo lang yan dahil pag mamuha tayong damat. May bala ka bang mga aso ngayon? Ha? Ay, oo, Buyong. Gusto ko sanang mga aso ngayon eh. Namimiss ko na din kasing masinta at bumaril ng baboy ka mo. Pero mamaya ah, pero mo ko yung rifle mo. Pag nasa balikat ko yun, para ko sa maliting ng mga aso. Oo ba? Ikaw pa! Pero gaya ng dati ha, kapag babalik mo sa akin to, malinis at kumikinang-kinang pa. Sige. Saan ko yun ha? Sigurado ako, mamaya masarap na naman ulam na. Ako pa! Sige, mga ngaso muna ako. Kalasag ay katapangan, kabutihan ang kapangyarihan. 50 taon makalipas akong isilang, ako ay nananatiling mayroong malakas at matipunong pangangatawan. Ang edad, wala yan. Eksperto ako sa penka. Ginagalang ako dahil sa kausayan kong mangaso at manggamot. Lihim na bulong at tasal, sa akin meron yan. Mantra para sa maluwalhating biyahe. Mayroon din akong anting-anting na panlaban sa anumang sandata o kagat ng ahas. Ganyan kabigat ang aking kapangyarihan. Si Wak Katok. Oh, Wak Katok, mga aso ka pala ngayon? Doon ba na sa ilog? Maraming kalat na baboy rabe. Ay, oo, Pakaji. Halata naman siguro sa postura ko eh. Sige, mamaya na ulit. Mga aso muna ako. Sige. Ingatan mo sarili mo. Oo, oh, Pakaji. At magpapahinga muna ako ipagod. Ngayon yung sabihing masama akong tao. Ako si Pakbalam. Hindi ako pala salita, ngunit hindi rin ako kasing tahimik na inakala ng iba.
sa sinasabing pag-aarasan ng mga komunista noong 1926, nadakip ang aking asawa at 4 taon siyang ikinulong sa Tanamera. Sumunod ako sa kanya noon at sa kasamang palad, dinapuan ako ng malaria doon at nakunan ako ng dioras. Naubos ang aming pera, namatay ang aking asawa at ngayon, nakikipagsapalaran ako dito sa gubat para sa aking ikabubuhay, para sa aking kinabukasan. Sutan. Sutan ang aking pangalan. 22 anos lang ako, pero may sarili na akong pamilya. Kapangyarihan. Isa ako sa mga bunso ng grupong ito. Estudyante ako ni Wakatok. Kapangyarihan. Yan ang nais ko. Ngayon, gusto kong maging tulad ni Pak Haji na matagal ang buhay. Gusto ko rin maging kasing lakas ni Wakatok. Mamumuhay akong tulad nila. Ngayon, at kailanman. Ako si Bayong, pinakabata, sa gubat, ako ay sobrang nangangapa. Isa ako sa 2 lalaking miyembro ng grupong ito. 19 anos pa lang ako, ngunit nakikipagsapayaran na ako sa ihip ng hangin dito sa gubat. Para ito sa kinabukasan ko, at para rin sa taong mahal ko. Si Saitun, ang laman ng aking puso at isipan, ang bumubuo sa aking pag-ibig. Pagtitiis ang puhunan ko para matupad ang aking nais. Oo, isa ako sa bunso ng grupong ito. 25 anyos na ako. May asawa na at may 4 anak. Masayahin akong tao at parang wala lang sa akin ang problema. Naniniwala kasi akong tao tayo at problema lang yan. Mas malakas tayo at malalampasan natin yan. Nakipagsapalaran ako dito sa gubat, di lang para sa aking sarili, kundi dahil din sa aking pinakamamahal na pamilya. Bigyan ng kalakip, ako'y iyong isaisip. Walang masihigit, ako si Sunny. Ako si Sunny. Woo! Nakakatakot naman pala sa gubat na to. Pagod ka! Ah! Sa gitna na pala tayo ng gubat? Mabuti pa, nagpahinga muna tayo malapit sa iyo. Kita na, Sunny, tuman niyo muna kumawa ng halamang kami para makamit na tayo. Buyong, maiwanan muna namin kayo. Wakatok, pwede naman ba akong turuan manggay huma? Alam ko naman kasi marunong ka doon. Alam mo, Buyong, huwag mo na akong bulahin. Hindi kita pwedeng turuan manggay huma. Mamaya mabaliw ka pa sa babae sa nayon. Kasalanan ko pa. Saka uhugin ka pa. May gatas ka pa sa labi. Baka mamaya gamitin mo lang to sa may asawa ng may asawa. Alam mo naman matagal na may gusto si Buyo kay Saigon. Simula ng pagbabata pa nila, kaya ganyan na lang makapagpunta sa iyan. Ano ba kasing nagustuhan mo kay Saigon? Matalag na magkaibigan ng aming ama. At nung bata pa kami, magkalaro na kami. Maganda siya, padalino. Mausay sa gawaing bahay, padasalin, at marunong magbasa ng verso, at nakapag-aral pa. Eh, gusto ka naman pala ng kanyang ama eh. Ano pang pinoproblema mo? Huwag ko nga alam eh. Minsan, okay siya. Minsan, hindi naman. Hindi namamansin. Pero gusto ko talaga siya. Tawang ko ba? Kaya tulungan mo na ako mag-iuma. Ay! Basta! Ayaw ko! Gamitin mo lang yung natural mong kagwapuhan. Huwag nang umaasa sa mahik ako.
pagdilat. Ikaw agad ang hinahanap sa umaga. Nasaan ka na? Malayo ka pa ba? Kay tagal ng iyong pagbabalik. Minsan nahuhuli ko ang sariling nakangiti. Malayo ang tingin, malalim ang isip. Kailangang magkita muli. Sa pagpatak ng bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika. Nananapik makapiling ka, makapiling ka. Patungaw, meron kayang mabuting balitang darating. Kinakanta ang pagngiti kasabay ng pagsambit sa ngalan mo pagdating ng sandali. Sa pagbata ng bawat sandali, nakatikom lagi ang aking mga labi. Inaaliw ang sarili sa musika, nananapi. Makapiling ka, makapiling ka. Lalong lumalapit around ang pansa. Dani, Kitan, mamitas na kayo ng halamang tanong para pangamit ka ng huli natin. Sige po, Pakadi. Sige. Kitan! Oh, bakit? Umabot na pala tayo ng higit sa sinulang isang linggo dito sa gubat. Buti na lang, malapit na tayo sa kainin ni Pakita. Ano ko ba, Dani? Nagkatakot niya ka kay Pakita, eh. Napakaraming alam na mahal ka ng tao, eh. Malay mo, gawin ka pa ng daga o palaka, bahala ka. Huwag na lang tayong maingay. Kesa naman, na nandito tayo sa gubat, mas maganda na nandoon tayo. At ligtas pa tayo. Hindi mo ba naisip ko anong pinagbunan ni Pakita? Nakakatakot siya. Nakakamanga. Nakakanyalaga. Kitan, Sonic!
Dali na kayo para makakain na tayo. Sige po, Pakaji. Tatlong taon na nakalilipas. Magmula nang magpasya ako, manirahan dito sa kagubatan. Upang umiwas sa usapan tungkol sa aking kayamanan. Alam kong interesado sila dito. Oo, nagkaroon ako ng apat na asawa. Si Saya, siya ang pinakauna. Maganda, mabait. Pero madali akong nagsawa. Ngayon kapiling ko na si Trivia. Ang maganda, mabait. At pinakabata kong minahal. Siya lang talaga. At wala nang iba pa. Ako si Pakhitam. Kaya ko magsalita ng tapos. Hanggang kamatayan. Hanggang sa walang hanggan. Mamatay na ang mag-isa. Lalakad akong kasama siya. Dito na pala tayo sa bayan, Pakhitam. Ay! Grabe, ang layo ah. Pagod bang walang damar? Ah, magandang bilad. Andan po ba si Pakita? Eh, oh. Dali lang po. Maganda ang asawa ng Pakita mo. Parang ako lang nung bata. Talaga lang, Pakhaji ah. Ikot ka nga. Oh. Ayun, may ebidensya na akong pala. Andan natin si Pakita. Dito na pala kayo. Alam kong pagod kayo. Halina, pumasok na kayo. Si Trivia! Ikaw nga sila may inom. Grabe talaga yung sagubat, no? Oo nga naman. May nakita kong baboy lang mo, napakalaki. Gusto ko sana siyang hulihin. Kaso di ko dala yung reply ko. Sayang lang naman talaga. Talagang sayang. Oh, inom mo na kayo. Salamat. Parang salamat. Balak ba? Kuha ng damar? Nakakapagod mga ang damar. Grabe. Kamusta ka naman at yung mga asawa? Ah, mabuti naman. Ipahinom mo na kayo. Saang destination naman kaya tayo tutungo bukas? Hindi ko alam. Ikaw na kakaalam yan. Aba, hindi lang ako, no? Pati din kayo. Ang sarap ng luto sa loob, no? Si City Rubia, kumaway ng gutom ko. Tama, maganda na siya at masarap pa siyang magluto. Alam niyo, kung naging lalaki lang ako, pinasukan ko na sana siya, lalo na kung hindi pa siya asawa ni Pakhitam. Kanina? Naidrip ako. Napanaginipan ko siya. Napakaganda niya. Hindi ninyo ba nahalata na halos lumuwa na sa kanyang blusa ang malaki at malusog niyang hinaharap? Kaya na nga eh, tinulungan ko siya magpalingas. Talagang... Hindi niyo rin ba napuna kung paano siya minsan tignan ni Pakhitam? Tama ka dyan. Talaga nga naman. Ay, nangigigil na ako sa kanya. Sa edad niyang yun, maiisip pa ba ni Pakhitam yun? Ito talagang si Wakatok, ang bata-bata ng pinagnanasahan. Ang tanda mo na, uy. Oo nga, di ba? Napakatanda ni Pakhitam para isipin yung mga ganung bagay. Ito talagang si Buyong, oh. Tandaan niyo tong lahat. Nakalimutan niyo na ba ang kasabihan tungkol sa nyo? Na mas marami daw ang mapipigang langis sa nyo kesa sa buko. Alam mo, Buyong, bata man o burang, kapag nakakita ng sexy katulad ng nisutan, isa lang ang ibig nilang sabihin. Hindi ako, no. Okay lang talaga. Pero hindi ako kasing tapang nyo. Takot ako kapakita nyo. Hindi mo pa kasi alam. Hindi ka pa bininyagan. Hindi mo pa na naiintindihan kung anong ibig namin sabihin. Hintayin mo maisipin mo si Saitun at doon maiintindihan mo ang lahat. Alam mo, Boyong, hanggat hindi mo pa naisisipin si Saitun,
Pwede mo pang pag-practice si City Rubia. Hindi mo na kailangan ng kama eh. Hindi ko nga alam kung bakit kailangan niya pa ng apat na asawa. Samantalang, matanda at sakit naman siya. Ganon talaga yun mo. Eh. Ang mga matatandang lalaki, gustong-gusto ang batang asawa. Ganon din naman ang mga babae. Kasi, ayun ang nagpapabata sa kanila. Nang tupa. Kahit naman mag-asawa si Pakita na tulad ni City Rubia, hindi na siya babata. Mas lalo lang mapapadali ang buhay. Tama ka, John. Anong oras ba tayo aalis? Ang taga naman ni Pakita. Kaya nga eh. Anong kaya siya tada? Oh! Pakita, andyan ka na pala. Mauuna na kami. Babalik na lang kami sa susunod na mga buwan. Gusto na rin namin kasing magpahing eh. Sige pala, aasahan ko na lang yung pagbalik niya. O sige, mauna na kami. Sige. Marco, pagod ka na ba? Oo. Kailangan ko yata ng masarap mong masahe. Masarap kong masahe? Parang ganito ba? Masarap ba? Oo, napakasarap. Alam kong napakasarap ko. Magpahinga ka nga, Pakita. Oo, magpapahinga na ako. Pero bukas, pagising ko, sasayahin mo ako. Lumipas ang araw, lumipas na ang mga taon. Hindi pa rin naghihilom ang sugat sa aking puso. Humanda ka, Pakita. Humanda na kayo. Tumakas na kayo dahil patakbo na ako. Sister Rubia? 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 Ang nangyari sa'yo? Kumising ka! Kumising ka! Mahal kong Pakita. Walang yakap ka. Hindi na magbago.
think a little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, light as